Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Dito nakikita namin mga tao, binuburol sila kasi nang matagal, naabot ng halos 3 linggo, 1 buwan, kasi wala sila pambayad ng casket. So parang naisip natin, tulong na rin natin na sa mga taong walang pera to. Yun pala, yung tubig na yun, galing sa yung mga balang sinaksak ng Amerikano dun sa ilalim, nandun yung mga bala. Ngayon, inom kami ng inom sa tubig. Imbes na daw pupunta sa akin yung sakit na yun, nabigay sa bata. Ito ang Retablo de Santa Columba. Ito ngayon ang pinakamalaking puzzle dito sa loob ng Puzzle Museum. Meron siyang 18,000 pieces at binuo sa loob ng 1,095 hours o 3 oras kada gabi sa loob ng 1 taon. Karaniwan na ngayon ang iba't ibang produktong gawa sa papel. May bag, banig at flower vase. Pero sa Smoky Mountain, mayroong bagong nauuso. Kabaong na gawa sa papel. Di hamak na mas mura raw ang paggawa nito. Sa pamamagitan ng 38 kilong papel, nakakagawa sila ng kabaong na ibinebenta sa halagang 7,000 piso. Magagandang gamit, sari-saring accessories, lahat na yata pwedeng mabuo gamit ang papel. Pero may isang produktong hindi ninyo aakalaing posibleng magawa sa mga patapong papel. Ito ang paper kabaong. Pinagmamalaki namin ito dahil ito'y Pinoy na Pinoy. Papel pa, makakatulong sa kalikasan. Ito ang pinagkakaabalahan ngayon ng Gawad Kalinga sa Paradise Heights sa Tondo, Manila. Imbis daw kasi na maipon lang ang mga basurang tinatapon sa lugar, nakita ng Gawad Kalinga ang potensyal ng proyektong ito. Nakita ko kasi na parang madaling kumuha ng mga resource para sa casket, sa dyaryo or sa mga kahoy. Madali kasi parang nandito tayo sa Smoky Mountain, which is puro, hindi naman sa ano, basura, ang kadalasang kanaboy ng mga tao. Bukod sa pagiging makakalikasan, makatutulong daw ito sa kabuhayan ng mga residente dito sa Paradise Heights. Isa si Annalie sa mga residenteng nabigyan ng trabaho ng Gawad Kalinga. Ngunit kwento ni Annalie, nabigla siya nang malaman niyang sasanayin siya sa paggawa ng papel na kabaong. Pero ayaw ko talaga, ayaw. Kahit anong gawin, ayaw. Ayaw ko kasi in-speak ko na may casket, parang niisip ko na parang may patay, may burol. Bandang huli nung sa katagalan na hindi ko in-speak na sa marami kami nag-training, ako pa ang naiwan mag-isa. Sinamahan kami ng marketing coordinator na si Fran sa lugar ng kanilang pagawaan upang maipakita kung paano ba ginagawa itong kabaong de papel. Yung mga kahoy na to is dito sinusukat. Tinitingnan kung paano gagamitin yung mga nakuha nilang kahoy. Actually, mga kahoy na to is galing mga segunda mano. Ito naman is may kita may frame. Pinagdugtong na siya, nilagyan ng glue, nilagyan ng pinako, at yung para dumikit siya ng husto sa kahoy. Ito yung pinipipare nila, yung gagamitin na newspaper banig para sa newspaper casket. Then, ito na yung parang pinaka-finished product natin. So, pininturahan namin to, nilagyan ng lamination para maging waterproof at mas matibay. So, pininta namin sa ayon sa gusto ng kliyente. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing gawa ang kabaong na ito sa papel. Pero ang tanong, matibay naman kaya ito? Maganda naman quality at tibay nito. Dahil sa frame pa lang, sinigurado na namin kakayanin nito ang dead weight ng isang tao. Nagkakahalaga raw ang isang paper kabaong ng 7,000 piso. Depende sa kung anong disenyo ang nais ipagawa ng kliyente. Sa mga o-order ng paper kabaong, ito ang mga gastos na dapat ninyong paghandaan. 420 piso para sa 30 kilong dyaryong kakailanganin para makagawa ng buong banig para sa kabaong. 1,700 piso naman para sa kahoy. 2,000 para sa salamin.
440 piso naman para sa pintura, glue at laminating solution. Ang labor fee para sa gagawa ng ataol, 200 piso. Sa halagang 5,360 pesos, meron ka ng paper kabaong. Sino ang may sabing para sa bata lang ang pagbuo ng mga puzzle? Isang negosyante sa Tagaytay ang bumuo ng isang museo para sa mga binuo niyang jigsaw puzzle. Tinanghal siya ng World Record Academy bilang may pinakamaraming koleksyon nito na umabot sa halos 700. Ngayon, nagbubuo siya ng isa na namang malaking obra na may 32,000 pieces lang naman. Narito ang report ni Fiona Nicolas. Isang Pinay ang unti-unting nakilala dahil sa kanyang pambihirang puzzle collection na kanyang personal na binuno. Siya si Mrs. Gina Lacuna, na 26 na taon nang nangongolekta ng puzzle. Sa katunayan, umabot na sa may milyon-milyong piraso na may katumbas na 675 puzzles ang kanyang nakolekta. Lahat ng ito, makikita sa kanyang ipinatayong puzzle museum sa Tagaytay. Dito makikita ang iba't ibang klase ng sining na hindi mo aakalaing mga puzzle pala. Gaya ng vending machine na ito, na puno ng soft drinks, ang sikat na painting ni Mona Lisa, ang imahe ni Pangulong Noynoy Aquino, ang three-dimensional na cartoon characters at mga tourist destinations tulad ng Taj Mahal ng India, pyramids ng Egypt, at Big Ben Clock Tower ng London. Meron ding mga puzzle na yari sa mga kristal at kahoy na may iba't ibang hugis at laki. So we have the wooden puzzles, which is very expensive puzzles. Mm-hmm. We have the buildings, mm-hmm. we have the monuments, all shapes and forms. Now we have it, and even the Disney characters in the puzzle mansion. Ang pinakauna niyang biniling puzzle noong 1976 ay galing pa raw sa Hong Kong. Nagkakahalaga ito ng 6,000 piso. You know, when you had a son, you wanted him to look at the, you know, he's 2 years old when I bought this puzzle. You could consider one of a kind already. Karamihan daw sa kanyang koleksyon, mga naging souvenir niya mula sa pamamasyal sa iba't ibang bansa. Pero dahil halos lahat daw ay napuntahan na niya, naubusan na raw siya ng mabibili. Kaya nagsimula siyang maghanap sa internet. Dito mas lumago ang hilig niya sa ganitong klaseng koleksyon. Dahil iba-ibang kulay, hugis at laki kada piraso, hindi raw biro ang panahong ginugugol ni Gina rito. If you do kasi a puzzle, you will not forget that you did it because it will take you a hard time doing each piece of the puzzle. Dahil sa tagal at dami na raw ng kanyang puzzle collection, hindi na raw niya makwenta ang kabuuang halaga ng mga ito. Tanging natatandaan lang daw niya, ang 600 pang puzzle na binili niya sa US noong Hunyo, umabot sa 400,000 piso. Taong 2012 nang kilalanin siya ng World Record Academy bilang pinakamaraming koleksyon ng puzzle sa buong mundo. Ngayon naman, balak niya itong isali sa Guinness Book of World Records. Kumpiyansa siyang matatalo niya ang Brazilian record holder na si Luisa Figueiredo na may 238 puzzles noong 2010. Katunayan, nung mga panahon na yon, meron na raw siyang higit na 600 puzzle. Siya na raw sana ang nanalo kung inaisali niya ang kanyang mga koleksyon. Bago raw niya papuntahin dito ang mga hurado ng Guinness, plano niya raw munang tapusin ang nabili niya sa Hong Kong na pinakamalaking puzzle sa buong mundo. May 32,000 puzzle pieces ito. Mas malaki ng 3 beses sa The Nativity Puzzle na makikita sa entrada ng kanyang mansyon. Ito ang Retablo de Santa Columba. Ito ngayon ang pinakamalaking puzzle dito sa loob ng Puzzle Museum. Meron siyang 18,000 pieces at binuo sa loob ng 1,095 hours o 3 oras kada gabi sa loob ng isang taon. Pagmamalaki pa ng tinaguri ang Pinay Puzzle Wizard, ang puzzle na may 100 piraso, nabuo lang daw niya sa loob ng 12 minuto. 12 minutes and 41 seconds, natapos ni Ma'am ang 100-piece puzzle. Ako po si Fiona Nicolas para sa Reaksyon.
nakaligtas nga sa lahat, pero ngayon parang unti-unti kang pag nagkakasakit ka. Pero kahit ganun, tinatry ko magpakatatag dahil nasa mga anak ko. Lalo na kay Abraham.